Maraming salamat sa pag-lead us sa ating worship time kanina. And today, ang pag-uusapan po natin is let's avoid foolish living. Let us avoid foolish living. Once again, tayo po ay samahan niyo po ako magdasal dahil alam ko po na pag hindi po ang Holy Spirit ang magturo sa atin, wala pong power ang mga salitang ito, but rather, I would be more than grateful kung lahat po tayo ay talagang umaasa kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan na patuloy tayong tinuturuan at talagang kinokorek ang ating buhay. Kaya po, samahan niyo po ako magdasal. O Lord Jesus, alam niyo po ang katayuan ng bawat isa sa amin. Alam niyo, Lord, kung nakikinig kami o hindi. We pray, O Lord, that yung aming mga internet will be stable. Yung equipment, yung aming smartphone o yung aming mga computer, hindi po maglolo. Bigyan niyo rin kami ng katahimikan right now at bigyan niyo kami ng concentration. Ang lagi ko pong prayer, O God, is that yung salita nyo will accomplish what is purpose sa aming buhay. Na talagang kami po ay totoong susunod sa inyo. Lord, tanggalin nyo po, Lord, yung mga tigas ng ulo namin. But Lord, expose all the things that we are doing, that we will change for the better. Because we love you, Lord, and you love us so much. In Jesus' name we pray, amen and amen. Once again, talaga pong napakaganda ng ating topic na pinag-uusapan ngayon. At sana po ay ito ay engaging topic. Ibig sabihin ay hindi lang sa head knowledge, but ini-engage natin ang mga kaisipan natin sa mga buhay natin ngayon. Let's avoid foolish living. Let's avoid foolish living. Sabi po sa Proverbs 14:16 says, "The wise fear the Lord and shun evil, but the fool is hot-headed and yet feels secure." Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, 1-5 says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people." As we continue our theme for the month of July, ang ating tema po na sinusundan ay "Be still and know that I am God." Ang topic po natin for this prayer meeting will center on man's foolishness, yung kahangalan ng mga tao ngayon. Ang the Bible described them as foolish people. Sino ba yung mga foolish people? Matatagpuan mo sila everywhere. At ang sabi sa Bible, in the last days. Sino ba yung mga foolish people na to? Ito ay mga pwedeng mga influencers. Ano ibig kong sabihin ng influencer? Ito yung mga nakikita mo sa YouTube, yung madaming followers. At ang galing nila. Yung talaga namamangha ka sa galing ng sinasabi. They seem to have godliness. Parang matino naman silang tao. Pero dinideny nila ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya po, napaka-dangerous na mga taong to. Ang aking prayer is this.
avoid foolish living, and may our topic be a gentle reminder for everyone. Sige po, simulan na po natin ang ating pag-uusapan. Let's divide the word. Terrible times are coming. Sabi po yan sa chapter 3, verse 1. Mark this, but mark this. There will be terrible times in the last days. Alam nyo po, pag sinabing mark this, eh, itong verse na to, ang Bible is giving us an important warning. Sa Tagalog ng warning, babala. Mag-ingat dahil may mangyayari. There will be terrible times in the last days. Yan yung pagkasabi, yan yung balala, babala na sinasabi dito. So, ano ba yung terrible times in the last days? Kinumpile ko yan ng ibang-ibang versions, tatlong versions ng 2 Timothy chapter 3 verse 1. Basahin po natin and sana magkaroon tayo ng insight kung nakikita nyo sa inyong computer. Ito po ang mga different versions ng chapter 3 verse 1. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Take note, no? Times of difficulty. This, oh, know also that in the last days, perilous times shall come. Peril, delikado. But realize this, that in the last days, difficult times will come. Tinignan ko po ito at chinek ko sa Bible commentary. Ang sabi po, terrible times in the last day does not mean a time or an era in a distant future. Hindi po. Hindi ko natin pinag-uusapan na pagdating ng araw, hindi po yan yung context nito. Technically, ang sinasabi po na last days ay nung dawning of the church age, nung after ng Pentecost, hanggang ngayon, can be considered last days. Sana na-get niyo, no? Pamula nung lumabas yung Pentecost, nung Acts chapter 1 or chapter 2, hanggang ngayon, can be considered as last days. Terrible times could refer to us a time where it will be difficult. Mahihirapan ikaw at ako. Ito daw yung dadating na panahon na magiging mahirap ang kilos natin. Bakit? It implies that the difficulty is connected with sinful action. Yung mga tao ay punong-puno ng makasalanan at majority of the people will greatly influence the trend or the norm in the society. Parang yun ang makigiging uso sa ating society. Ano ba yung pinag-uusapan natin? The Bible says, yung mga tao will be lovers of themselves. Self-centered people ay dadami. Yung mga, ang tawag dito, yung may term dito, yung tingin nila, lagi silang may karapatan. Napakadelikado ng mga tao yun. Sa Amerika, ang tawag dyan, crazy Karen. Yung talagang walang logic, nagdi-demand nang wala naman sa ayos. Terrible times or difficult times will come because majority of the people will only promote their selfish interests and none other. Ito yung mga kunwari, sila yung leader natin, pero yung kanilang mga agenda para sa kanilang selfish interest lamang. Ano yung resulta? Disorder, chaos, civil unrest caused by selfish agenda. Nakita na natin sa history, ano? Yung nangyari sa atin, o pag-usapan na lang natin, yung ating ilaw. According sa pag-aaral,
ang binabayad natin sa Meralco ay isa sa pinakamahal sa Asia. Number 2 tayo after Japan. At ang nakakainis dun, parang nung pinasok yung kontrata sa gobyerno, ang nakakalamang lamang ay yung mga taong nagtayo ng planta. Selfish interest at lahat tayo nagbabayad ng mahal. Kasi nung araw, ang per kilowatt, mga 3 piso lamang. Eh ngayon, 12-15 pesos. Depende kung anong kategori mo. So, yung mga tao ay naghihirap dahil sa taas ng kuryente. Isa pa, binatikos na rin yan, yung tubig. Eh, tubig dapat para sa lahat ng tao yan. Pwedeng magbayad kasi nililinis ang tubig, may servisyo. Kaya lang, ang nangyari, sobra-sobra ang presyo ng paglinis ng tubig at pag-distribute. Ang isa sa kontrata na pinasok nila ng Maynila at ang Ayala ay dapat magtayo sila ng panglinis. Itong facility to, bago ibuga sa dagat ang maduming tubig, nililinis na nila ito. Pero up to this date, ang pagkaalam ko, wala pang nagagawa na bagay na yan. Kaya nagdudulot ng matinding pollution dyan sa Manila Bay at dahil dyan, dumudumi ang ating tubig. Anong tawag dyan? Mga taong selfish. Hindi sila nag-iisip ng kapayapaan o hindi sila nag-iisip ng common good o yung makikinabang sana ang lahat ng tao. Kaya nga, disorder, chaos, dahil civil unrest caused by selfish agenda. At ang sabi, sa last days, makikita mo sila everywhere. So, paano ba dinidescribe ng Bible kung sino sila? Quote, sabi sa verse 2, lovers of money. Sila yung mga taong mahal ang pera at talagang nag-a-accumulate sila ng pera. Sa kanila, ang prinsipyo nila o philosophy is money is king. Kung meron kang pera, ikaw ay hari. May problema ako sa mga bagay na gano'n, no? Na pag sinasabi mo, money is king, eh kahit anong pakiramdam mo, basta yung pera ay nasa kanila, yun lang dapat ang importante. Boastful, mayayabang, proud, abusive, yung talagang abusado sa pwesto. Ito pa yung sinabi, disobedient to their parents. Tignan mo sa paligid mo, meron ka bang kakilala na talagang hindi niya nire-respeto ang kanyang mga manggulang? O yung ungrateful, yung mga entitled spirit, yung tingin nila, dapat tulungan niyo ako. Naghihirap ako eh, pambihira naman. Kailangan tinutulungan ako. Unholy, yung kanilang buhay ay pariwara. At ang sabi dito, they are everywhere. Sa verse 1, sinimulan ng pagkasabi, mark this. O para sa Tagalog, sinasabi, tandaan mo ito. Meaning, this will come in our time and season. Dadating itong panahon nito. Kaya, ang natural reaction mo, kaya ako nilagay yan dito ay, huwag ka nang magulat. Dadating at dadating ang panahon na madaming mga tao na mga selfish. Ang minamahal lang nila, ako, at ang sarili ko. Huwag ka nang mag-complain sa akin, Pastor, dumadami sila. Oo, sinabi sa Bible eh. Sinabi ni Paul yan, para ikaw ay maghanda. Kaya nga natin, dinidivide ng word ngayon, pinag-aaralan natin para alam mo na kung paano ka kikilos. At
Ang sabi, the only way para ma-avoid natin ang ganitong pamumuhay ay tayo daw ay maging wise people. Hindi foolish, hindi hangal, at sana totoong maging matalino tayo. Principle number two, turn away from such people o iwasan mo, layuan mo ang mga foolish people. Sabi yan sa verse 5, for having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Ang linaw, oh, sabi, layuan mo ang mga ganitong mga tao. The Bible command us that we should not be associated with such people in our society. Ang masakit, nasa paligid natin sila. Ang sabi, layuan natin sila. Pero paano natin lalayuan? Mas maganda siguro, pakilala ko muna o i-describe muna natin yung mga taong lalayuan natin. Let's describe them. Ang una, I describe them as lifestyle influencers in our society. Alam mo, sa nga panahon natin ngayon, napaka-powerful ng information. Pwede kang manood ng YouTube. Pag nanonood ko ng YouTube, nakikita mo yung mga million views. Eh, pag yung madaming sumusunod na tao, doon ka na-attract. Pero ang sinasabi sa Bible, bago ka humanga, bago mo gayahin yung pinopromote nilang lifestyle, eh, i-check mo muna. Ito bang mga taong to ay lovers of money? Meaning, mayaman ba sila at ang pinopromote nila yung lifestyle na dapat maging lovers ka rin ng pera? Naku po. Ang sabi sa Bible, kung ganyan yung tao na ang pinopromote niya, importante lang ay pera, 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 layuan mo yung ganyang tao. Yung mga boastful, yung mga mayayabang, no control to themselves, meaning pwede silang mga addict. Addicted sila, baka addicted sila sa drugs. Nagsasabu ba? O humahatak ba yung mga yan? O talagang talamak sa alkohol, sa sigarilyo, o addict ba yan sa computer games? Yung talagang pag nakahawak na ng ML, eh, nauubos na yung oras nila sa ganitong mga bagay. Pero ang pinaka most dangerous of them all ay yung mga taong nagko-quote ng Bible, nagko-quote ng Bible verses, pero hindi sila mga Kristiyano. People who claims that they know the truth, alam nila yung katotohanan, pag nakita mo paminsan-minsan, nagko-quote sila ng Bible verses sa kanilang Facebook, pero tingnan mo muna ang kanilang buhay. Kasi ang sabi dito, but they deny the word of God sa kanilang buhay. Sinasabi ng bibig, pero hindi ginagawa ng kanilang ugali. Pag pinakinggan mo sila, yung kanilang sinasabi, maganda naman. Pero yung kanilang lifestyle, yung kanilang testimony, eh, ibang-iba sa kanilang sinasabi. Let me explain. Yung mga ganitong tao na kailangan nating iwasan, ang sinasabi nila, bawal magnakaw. Pero mismo sila magnanakaw. Hindi sila nagnanakaw siguro ng malalaking pera, pero magnanakaw sa oras. Laging late kung dumating. Kung malate, napakatagal. Isang oras. Bawal magsinungaling. Pero laging nagsisinungaling. Pag tinanong mo, nasira ang tiyan ko, or laging late pag pumunta, or
late na, ayaw pa umamin. Ayaw pa sabihin na talagang, "Sir, talagang late ako nung dumating." O, yung sinasabi lang, dapat masipag tayo. Pero pag tinignan mo yung kanilang buhay, mga tamad. Gusto lang maging leader at posisyon, pero ayaw ng responsibilidad. O, pakinggan niyo ako, leader ako eh. Pero pag binigyan mo ng responsibilidad, ayaw. Ang masakit dito, tignan niyo mabuti, hindi mo nakikita ang pamumuhay nila bilang isang matinong Kristiyano. Pag tayo magsabi ng pangalan, ang sinasabi ko lang dito, tignan-tignan mo yung mga ganitong tao. Sabi ng Bible, they are foxes dressed like a sheep. Kala mo matino, pero hindi sila matino. Sa Tagalog, ang sabi ng mga tatanda, kala mo mabait, pero nasa loob ang kulo. Kung gumalaw, sneaky, deceitful. Yung mga deceitful people, yung sa mukha, kala mo mabait, pero sa loob, naku, may tinatagong sungay. So, ang tanong dito, anong magagawin mo kung madiscovery mo yung mga ganitong tao? Ano ang gagawin mo? Yan ang tanong na dapat mong gawin. So, ang unang-unang sinasabi sa Bible, sabi, do not associate with these people. Sa akin, ang ibig sabihin ng do not associate, ang unang first line of defense, huwag kang magpapa-influensya. Yung mga ganitong tao, pag nagsasalita at nag-a-advise, pasok dito sa tenga mo, labas. Huwag na huwag kang makikinig sa mga taong to. Kasi yung mga taong to may agenda na tinukuha lang nila ang loob mo at pag nakuha na nila yung loob mo, yari ka. Pangalawa, yung do not associate with them means layuan mo ang mga taong to. Dumistansya ka. Pwede mo silang kaibigan, pero distansya. Dahan-dahan kang nawawala. Pangatlo, huwag mong pamarisan ang kanilang lifestyle. O huwag mong gayahin. Huwag silang maging model ng iyong buhay. Bakit? Taliwas eh. Kung ano sinasabi ng bibig, hindi ginagawa sa kanilang buhay. Kasi yung mga ganitong tao na deceitful, na hindi totoong Kristiyano, ang buhay nila, pag-obserbahan mo, problematic, hindi nawawala ng problema at walang stability. Hinding-hindi mo makikita ang inaanak mong katotohanan sa kanilang buhay. Lagi silang, sad to say, no? Naghihirap. Bakit? Walang blessing ng Diyos. Yung kanilang lifestyle, yung kanilang sinasabi, hindi nila nakukuha ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Yung mga ganitong tao, hindi sila totoong tao. Ibig sabihin, kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Hindi sila totoong anak ng Diyos. In other words, hindi sila mga Kristiyano. Sa nguso lang nila sinasabi sila ang Kristiyano, pero sa kanilang puso, hindi sila Kristiyano. Ang sinusunod nila, uulitin ko, ang kanilang sarili lamang. They are lovers of themselves. So pag nalaman mo, do not associate, layuan mo, huwag mong pamarisan ang buhay nila. Pang-apat, pag-pray mo sila. Ano ang pag-pray mo? Expose sila ni Lord. Yung pag-pray mo, Lord, itong taong to, kala namin nag-i-impluensya sa amin, expose mo nila sila sa kanilang ginagawa para sila ay lumantad na.
para yung mga taong to ay hindi na makaimpluwensya, hindi na makasira, at hindi na magpahirap sa iyong buhay. Lastly, ito yung sinasabi na live o mamuhay tayo bilang isang matalinong tao. Pag-uusapan natin yan sa ating last point. Fear the Lord and shun evil. Fear the Lord and shun evil. Kinuha ko yan doon sa Proverbs. No? The wise fear the Lord and shun evil, but a fool is hot-headed and yet feel secure. No? One of the surest way para malayuan natin ang terrible times is to fear the Lord. So, ano ba yung sinasabing fear of the Lord? Ang sinasabi, people who fear God are wise people. Yung taong takot sa Diyos ay taong totoong matatalino. Bakit ba sinasabing matalino ang taong may takot sa Diyos? Ang sinasabi sa Bible ay, alam nila ang importante, alam nila kung sino ang kanilang susundin. So, ang lagi nilang sinasabi, paano ko ba i-apply ang salita ng Diyos sa aking buhay? Itong taong to ay talagang wais at may takot sa ating Diyos. At paano natin masisimulan yung ganitong the wise fear the Lord? Ang unang suggestion na sinasabi dito ng ating mga nag-aaral sa Bible ay ito. We, ikaw, ako, should start applying the word of the Lord sa ating buhay. Yung salita ng Panginoon, i-apply natin sa ating buhay. Alam mo, nagsisimula yan sa desire. At sasabi mo, Lord, gusto ko sanang i-apply ang mga salita, mga prinsipyong natututunan ko para mag-iba ang aking buhay. Alam mo, meron siya aming tinuro nung nasa KBCF ako, nung maliit ako. Yun. Pag nakikinig kami ng sermon, nagsasabi sa amin si Pastore, ano ba ang natutunan mo ngayon sa sinabi ni Pastor? Susulat namin yan. Susunod, sasabihin namin, paano ko ba i-apply itong mga prinsipyong ito sa aking buhay? Paano ko susundin ang salita ng Diyos sa aking buhay? Pangalawa, God's mighty word be alive sa iyong buhay. Paano ba mabubuhay ang mga salita ng Diyos sa ating buhay? Eh paano kung hindi ay tayo ay sumunod? There is no other way. Pagkatiwalaan natin, trust God and obey God. Trust the Lord and obey God. Alam mo, ito yung mga simulain ng magandang relationship kay Jesus. Hindi naman yung buhay ay parang isang ano lamang, no? Parang isang sumusunod ka sa wala. Ito ay relasyon, hindi to religion. Ang ating pinopromote dito ay magkaroon ka ng magandang relationship kay Jesus. At ito ang prayer ko. Sana lahat tayo ma-in love kay Jesus. Yung talagang mahalin mo ng gusto ang ating Panginoon. At pag ikaw ay laging seryoso sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi mo siya binabaliwala at talagang totoo na siya ay Diyos sa iyong buhay at tagapagligtas, sinusunod mo siya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Alam mo,
Ah, pag ito na yung prayer mo, pag siniseryoso mo na yung Panginoon, magugulat ka, no? Na hinding-hindi mo na gustong magkasala. Pag nagsisinungaling ka, uy, mali yun ah. Ayoko na ulitin. O magkikwento ka pa lang, uy, mali ah. Parang mali yung sinasabi ko. So, pumipreno ka na. Na yung sinasabi sa Hebrews, yung salita ng Panginoon, nakaukit na sa iyong puso. Talagang finifidan ka na sa iyong isip at alam mo na, no, na miski wala yung mga pastor, mismo ikaw, alam mo ang tama at ang mali. Hindi dahil meron kang reward lagi kay Jesus. Kung hindi, yung natural flow ay talagang nagtitiwala ka na sa ating Diyos at gustong-gusto mo lang na sundin ang ating Panginoon. Ang sabi dito, ito yung mga tao talagang wais sa harapan ng ating Panginoon. Let us be wise people. And shun, o yung shun evil, layuan natin ang kasamaan. At ito ang topic natin. Let's avoid foolish living. Paano ba tayo ma-avoid ang foolish living? And gawin natin yung kabaligtaran. Let us be wise. Matuto tayong matakot sa ating Diyos. Matuto tayong ma-inlove sa ating Panginoon. Matuto tayong maging seryoso sa ating Panginoon. At alam ko, mag-iiba ang iyong buhay. In a few minutes, hahati-hatiin tayo sa small group. Tandaan nyo, itong apat na bagay na kailangan natin i-apply. Unang-una, para magkaroon tayo ng semblance na ginagawa natin every prayer meeting ay ganito. Please update. Pasalamatan mo naman ang ating Panginoon sa answered prayer. Yung nakaraan na linggo, isipin mo. Alam mo yung mga taong grateful, ito yung talagang taong pinagpapala ng Panginoon. And huwag niyong aksayahin tong oras na to dahil ang ibibigay lang sa inyo ay 15 minutes at sana ayusin natin ang ating prayer request. Sana graduate na tayo sa protection, wisdom, and knowledge. Seryosohin mo na ang ating Panginoon. Please, ayusin mo. Sabi mo yung real issue. Lord, pag-pray mo naman, yung tatay ko walang trabaho o natatakot nanay ko kasi yung kapitbahay namin nilalagnat na sana magkaroon kami ng totoong protection sa ating Panginoon. Also, pag-pray nyo yung mga leaders at ating mga member sa NCF na talagang lahat tayo, yung pinag-usapan natin ngayon, ay matutunan natin matakot sa ating Diyos. Matutunan natin mahalin ang ating Panginoon at ma-inlove tayo sa ating Panginoon. Pag-pray natin na yung pinaplano nating fellowship, no? Dadating yan sa Thursday yan eh, Thursday na meron akong hinirama na bahay na pwede tayo magstay. Meron na rin nag-donate ng hindi namin hiningi, may nag-donate ng karne na pwede natin gawing goto. Sabi ng asawa ko, gagawin daw niyang goto para sa atin sumarap yung ating kakainin. Pag-pray natin na maging okay siya at mahiram natin yung sasakyan dahil wala na akong van, kailangan natin hiramin yung van ng KBCF. At sana magkaroon tayo ng fellowship at ma-process natin lahat yung sinasabi natin at magkaroon tayo ng break sa ating ginagawa. Let's continue to pray na itong pandemyang ito ay talagang hindi tayo maapektuhan sa negative and evil impact sa ating buhay. So, apat po yan, no? Update one another, pasalamatan natin ng Panginoon, pray for the leaders and members of our church na lahat po tayo ay talagang matutong matakot
sa ating Panginoon. Pag-pray natin yung upcoming fellowship na gagawin natin sa isang bahay na sana ay lahat ng ating kailangan ay maging available, lahat ng mga leaders natin ay magkaroon tayo ng pwede tayong physically umaten. Wala po sana magkakasakit pag ginawa natin yun. And lastly, yung epekto ng pandemyang to ay sana mas spare ang bawat isa. Sige po, tayo po ay i-divide at we will ask ating yung magko-control nitong computer na to, i-divide tayo and let's pray for one another. Maraming maraming salamat at I'll see you next time.